Di ba napakahirap magbasa na flashlight lang sa cellphone yung gamit? Kunyari, tututukan mo lang, tapos magbabasa ka. Minsan nakakaduling kasi nga minsan maliliit yung letters. So kahit napakaliliit ng mga letters, mga words, mga numbers, basta tinutukan mo siya ng ating application, naka-on, ginagamit natin, mababasa mo na siya ng malinaw, klarado, at hindi ka maduduling. Pag tinutukan mo siya, automatic guys, mapapalapit yung letters sa screen. Pero pag inalis mo yan guys, automatic, malayo yung sulat sa cellphone. So ganun. So yan guys, bago tayo magsimula sa mga bagong pasok sa aking channel, ako nga po pala si Mindtech PH, gumagawa ako ng content regarding sa APN, pampabilis at pampalakas ng internet connection, at nag-update din ako tungkol sa mga tricks and tips. Kung gusto niyo yung content ko, don't forget to click subscribe button sa baba ng video na to, at i-click mo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong uploads. Magsimula na tayo. Alam ko guys, nahihirapan kayo na nagbabasa kayo ng gabi, lalo na kung walang ilaw, at lalong-lalo na guys kung malabo yung mata nyo. So napakahirap talaga magbasa pag ganun. Sumasakit yung ulo natin sa kakabasa, lalong-lalo na kung maliliit yung mga letters, mga words, at mga numbers na binabasa natin. Ngayon guys, may tuturo ko sa inyong napakalupit at talagang astig na application na makakatulong sa inyo na ma-magnify or ma-zoom in yung mga letters na maliliit, yung mga words na hindi natin mabasa ng ating mata. Gamit lang yung application na to, is mababasa na natin na maayos at dire-diretso. Kasi nga, i-zoom in niya, at kung madilim naman, wala kayong ilaw, brown out, walang problema kasi yung cellphone natin is may flash. So gamit yung flashlight, then magnifying lens ng application, automatic mababasa na natin ng maayos yung mga binabasa natin sa bahay natin. So magsimula na tayo. Una natin gagawin guys, punta tayo sa Play Store. Click natin tong Play Store. Then guys, punta tayo sa search engine ng Play Store. So click natin yan. Then i-type natin yung flashlight plus free with optic view. So yun guys yung i-search nyo, flashlight plus free with optic view. Search natin. Then ito siya, pangatlo, click lang natin yan. Ito yung hahanapin nyo guys sa Play Store. Nakalagay dito, flashlight plus free with optic view. Pag halimbawa na search nyo na sa Play Store, hanapin nyo yung creator. Dapat nakalagay Digital Kemi LLC. Kung makikita nyo guys, mayroon na siyang 1 million plus downloads, 4.6 stars, 10k reviews. Then kung makita nyo guys yung ratings niya, pumapalo na siya ng 4.6, so talagang malapit na sa 5. Ibig sabihin lang guys, marami talaga yung grade sa kanya kasi legit siya. At kung magbabasa naman kayo ng mga comments and reviews, halos puro positive comments yung mababasa nyo. Katibayan lamang yan na legit talaga yung application at satisfied talaga yung mga nagda-download nito. Ang una natin gagawin guys, i-download natin at i-install yung application. Then pag na-download na natin at na-install, punta lang tayo dun sa application. So ito siya, flashlight plus, click lang natin. Sa unang bungad guys, ito yung makikita nyo. Nakalagay dito, view the illuminated objects on the screen, zoom the picture or take a photo. Nakalagay dito, grant permission and no thanks. Ang pipindutin natin dito guys, grant permission. Okay, so click natin yung grant permission. Then pag naklik na natin, may lalabas dyan. Nakalagay, allow flashlight plus to take pictures and record video. I-on lang natin or i-allow lang natin. Sa akin kasi nakalagay while using the app. Pero kung sa inyo allow, allow nyo lang. Or kung ito yung makita nyo, click nyo lang. So click ko tong while using the app. Then automatic guys, dito kayo madedirekta. Okay? So sa ibang device, pag halimbawa na-allow nyo na yung permission, wala silang makita. Blurred lang. Kumaga flashlight lang, walang camera. Para ma-setup yun, may kailangan tayo galawin sa settings. So may ginawa ako dito guys na actual video para mas maintindihan nyo kung paano mag-zoom in ng mga letters, numbers na binabasa nyo, and at the same time, isabay yung flashlight sa pag-zoom in. Panoorin nyo to. So yan guys, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin yung flashlight na application na may optic view. Ang gagawin natin guys, i-click lang natin yung application. So ito yon, click natin. Then sa unang click nyo guys, sa mga unang mag-click ng application, halimbawa kaka-download nyo lang, may lalabas dyan na grant permission. I-accept nyo lang yung grant permission, i-allow nyo lang. Then, dito kayo mapupunta. Kung makikita nyo guys, ilaw lang yung lalabas. Okay? So, may flashlight dito sa baba. Ngayon, para lumabas yung camera at para pag nagbabasa kayo, kunyari, madilim. Sample lang guys, ha? Meron ako ditong, kunyari, libro. May mga nakasulat dito. Pagpalagay na natin ng mga maliliit na words yan, mga maliliit na letters. Ngayon, kung medyo may edad ka na o malabo na yung mata mo, hindi mo siya mabasa, lalo na kung gabi. Lalo na kung walang ilaw. Ngayon guys, napakalabit itong application kasi kaya niya
pag-perform na makikita mo yung mga letters na malaki, mag-zoom in siya, parang may magnifying lens, then at the same time may ilaw siya. So klarado yung pagbabasa mo at napakaganda magbasa gamit yung cellphone. So paano nga ba lumabas yung camera dito? Ang gagawin natin guys, i-click natin tong tatlong underline sa taas. Click natin yan. Pag na-click na natin yan, may makikita tayo ditong optic view. So ito yon, optic view. Ang gagawin natin guys, i-on lang natin yan. So i-click natin. Pag na-on na natin yan guys, make sure lang na naka-on yung quick launch. Okay? Itong quick launch, naka-on dapat yan. Dalawa lang dyan yung naka-on. Yung optic view, then quick launch. Wala nang iba. Ngayon guys, pag binak mo siya, ano ba, i-back natin, mag-exit siya. So, huwag nyo isipin na porket in-exit nyo or binak nyo is hindi compatible yung application. Ang gagawin nyo guys, i-click nyo ulit yung application, then punta kayo doon sa tatlong underline. Para ma-back yan, huwag nyo pipinitin yung back mismo. Ito mismo yung pipinitin nyo, i-slide nyo pakaliwa. Okay? So, pag in-slide nyo pakaliwa, andito na siya. So, kung makikita nyo guys, may magnifying lens na yung ating cellphone. Ngayon, bukod sa magnifying lens, mayroon din siyang ilaw. So, halimbawa ito, kunyari lang natin guys ha, pagpalagay natin na maliit tong letters at brownout pa ngayon. Siyempre, di ba guys, nakakalabo lang mata pag nagbasa ka ng madilim. So, pagpalagay natin guys, itong 150 pages, kunyari, napakaliit nito. Ngayon, pag tinutukan mo siya, automatic guys, pag tinutukan mo, kitang-kita mo na yung mga letters na maliliit. So, makapagbabasa ka na ng maayos. Ngayon guys, kung halimbawa may ilaw ka naman, gusto mo lang ma-zoom in yung mga letters, halimbawa malabo yung mata mo, gusto mo mapalaki lahat ng mga letters na binabasa mo, i-switch off mo lang dito, pindutin mo lang to, automatic mag-turn off yung ilaw niya. Pero, naka-zoom in pa rin siya. Pero kung sakaling wala talaga kayong ilaw, brownout sa inyo, i-open nyo lang tong torch, click nyo lang tong turn on, then automatic, kahit madilim, mababasa nyo na yung mga dapat nyo basahin. So, kung makita nyo guys, hanap tayo ng maliit na words ha. Kunyari ito. Di ba hindi nyo ito nababasa? Napakaliit niyan, di ba? Ang nababasa nyo lang dito is advance. Ngayon, pag tinutukan ko yan ng cellphone, automatic guys, kahit pa paano is mababasa nyo na. Nakalagay record book, 150 pages, 7x11. So kahit itong pinakamaliit na to, di ba pag wala to, hindi natin mabasa. Ngayon, pag tinutukan natin yan, mababasa na natin. Nakalagay Advanced Paper Corporation. Then para mas makita pa natin, ilapit natin ng konti. So ayan, mababasa na natin. 47 Jordan Valley Village. So ibig sabihin guys, napakalaking tulong to, lalong-lalo na sa may mga malabo ang mata. Kung malabo yung mata nyo, malaking tulong to guys. At sa mga lugar naman na walang ilaw, gusto nyo magbasa, di ba napakahirap magbasa na flashlight lang sa cellphone yung gamit. Kunyari tututukan mo lang, tapos magbabasa ka. Minsan nakakaduling, kasi nga minsan maliliit yung letters. Pero sa tulong ng application na to, na flashlight plus with optic view, may flashlight ka na, may magnifying lens ka pa sa iyong cellphone. So kahit napakaliliit ng mga letters, mga words, mga numbers, once na tinutukan mo siya, mababasa mo na siya ng malinaw, klarado, at hindi ka maduduling. So ngayon guys, mayroon ako dito ng mga sinulat ng mga APN na binag ko nung nakaraan. Ngayon guys, titestingin natin basahin gamit itong application na magnifying lens na may ilaw. Okay, subuksan natin. So pasensya na guys sa sulat ko kasi sobrang ganda ng sulat ko. Sa sobrang ganda guys, hindi mo na malaman kung ano yung babasahin mo una. Kasi nga, may malaki, may maliit. So pasensyaan nyo na yung sulat ko, hindi kasi ako maganda sumulat. Pero ang importante guys, gagamitin natin yung application, sample lang natin itong sulat ko para mabasa natin na maayos. Kunyari, ilaw lang yung gamit nyo. Kunyari ito. Kunyari madilim, ilaw lang. Sa babasa naman syempre, di ba? Pero nahihirapan tayo basahin isa-isa. Lalong-lalo na kung malabo yung mata natin at kung yung sulat is pangit pa. Katulad ng sulat ko, napaka-pangit. Kaya mas mahihirapan ka talaga, masasakit yung ulo mo pag magbabasa ka nito. Pero gamit itong application, halimbawa ito, hindi natin mabasa na maayos. Pag tinutukan mo siya, automatic guys, mapapalapit yung letters sa screen. So mababasa nyo, nakalagay name, Exitel 4G, 5G, APN, APN, Exitel 1. So yan yung mga binablog ko na APN nung nakaraan. Pero pag inalis mo yan guys, automatic, malayo yung sulat sa cellphone. So ganun yung advantage guys. Nagiging magnifying lens yung camera ng cellphone mo, and at the same time, yung flash ng cellphone mo is nagiging flashlight para mas mabasa ng malinaw at para hindi tayo maduling. Nakakaduling kasi minsan na kahit maliwanag naman yung ilaw natin, tapos nagbabasa tayo, napakaliit ng words, lalong-lalo na kung may problema na tayo sa mata. Pero sa tulong nitong application, nagiging madali magbasa ng mga letters na mahirap basahin. Kasi nga yung application is may camera na kaya niya i-zoom yung mga maliliit at mga letters na hindi talaga mabasa ng ating mata, i-zoom niya, then at the same time, pag walang ilaw, may flash siya na kaya niya i-project na mas mababasa natin na maayos.
So sana guys, nakatulong tong vlog ko ngayon. Once again naman, tag PH, thank you and God bless all.